Gusto lang sana ako itanong. Na ano? Kung nagka-cancer ako? Oo. 5 years ago, noong nagbubuntis ako. Gio. Ikaw ang ama ng anak ko. Naisip kong ipaalam to sa'yo noon, pero hindi na dapat. Ayoko na madagdagan pa ang gulo. May asawa ka at dun ka nararapat. Paano siya namatay? Masakit ba? Mahina? Sana man lang may natulong ako. Ayoko na ng sisihan. Ayoko na ng sumbatan. Dahil lahat ng ginawa ko noon, ginawa ko yun para sa ikatatahimik na lahat. Buong buhay ko, alam ko, sa sunog namatay ang anak ko. Dahil nasunog ang ospital kung saan ako nanganak. Marigia, sana pinaalam mo man lang sa akin. That's so unfair. Mali yun. Alam ko. Pasensya, pero hindi ko na mababalik ang nakaraan. Nangyari na ang lahat. Hanggang dito na lang ang kailangan ko ipaliwanag sa'yo. At hanggang dito na lang ang usapang to. Gia! Anong ginagawa mo dito? Para hanapin ang anak ko. Alam na namin, Gia. Si Tita Kay mismo ang nagsabi na kay Tita Carol inabot ni Harry ang bata. Ako na ang kakausap. Babalitaan na lang kita. Gia, huwag mong tanggalin tong karapatan mo to sa akin. Good evening, Conlin. Good evening. Good to see you, Gia. David, my daughter Carol is out of the country. What can I do for you? It's okay. We'll just come back, Conlin. You are searching. There is longing. The search will be over very soon. Don't despair. The truth is on its way for you. Xiongnan Shengji, full of life, never lose hope. Buyao Fengji, don't give up. Ma, huwag mo nang ituloy yung sasabihin mo. Hindi naman ako tangang pupulot ng bato at ipupukpok ko sa sarili kong ulo. Oo, may anak kami at hanggang doon na lang ugnayan namin. Paano yan, anak? Mag-isa ka lang aalis. Samahan na lang kaya kita. Hinahanap nila din si Tito Harry, hindi ba? Ikaw lang ang nakakilala sa mga kaibigan niya. Hello, Ma. May iba nang nakatayo sa dating clinic. Ang sabi rin ng dating may-ari, wala na rin daw yung mga records nila. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? 7 taon na rin naman. So, saan ang punta mo niyan pagkatapos? Siguro, mag-iikot-ikot ako dito sa mga ospital na malapit. Tatanungin ko kung may kakilala silang Nurse Rhea. O sige, basta sasabihan mo ako, ha? Ang Tito Harry mo hanggang ngayon hindi pa rin nakikita. Pero papunta na kami ni Helen sa presinto para mag-report. Sige ho. Gia! David, akala ko hindi ka makakapunta dito. Anak natin ang hinahanap natin. At hindi ako papayag na suluhin mo paghahanap sa kanya. Kinuha na nga niya ng citizenship si Michael para kung sakali pwede kaming bumalik sa Singapore. Magandang balita yun. At least makakapagsimula ulit kayo ni Achi. Tsaka makakabuti rin yun para kay Michael. Kailan nga pala ma-aprobahan yung mga papeles niya? 1 buwan. Pero hindi pa ako sigurado.
Nandito yung business naman ni Patrick. And if I leave, it means that we're gonna have to start from scratch all over again. Yun naman din siguro ang kailangan ninyo ni Achi. Ang magsimula ulit. Gia, hindi ako pwede umalis. At least, hanggat hindi pa natin nahanap ang anak natin. David, kaya ko maghanap mag-isa. Kailangan mo munang ayusin ang relasyon ninyo ni Achi. Yun ang importante. Ako pa rin ang tatay ng anak natin, Gia. Hindi ko naman ipagkakait sa'yo sakaling mahanap ko man siya, eh. David, may pamilya ka. Si Achi Dana, si Michael. Yun muna ang unahin mo. Yun ang pagtuunan mo ng pansin. Dahil yun ang importante sa'yo. Kailan ang birthday niya? September 28. Malapit na pala. Picture, meron ko bang picture dyan? Gusto ko sana siya makita. Wala. Nang pinanganak ko siya, diniretso siya sa incubator. Mahina kasi yung baga niya. Premature. May sakit din ako, kaya hindi ko siya napuntahan kaagad. Pagkatapos nun, nawala na siya. Anak ko! Mahanap natin siya. Gia, gusto ko lang sana linawin ang mga bagay-bagay. Nandito ako. Kasama mo para hanapin ang anak natin. Hindi para ligawan ka. Wala rin ako dito para to try to win you over. Kaya huwag ka sanang mailang. Nasa age na tayo na... Na maturing? Oo naman. Malinaw na malinaw naman sa akin yun. Ayoko lang na may makarating na naman sa pamilya natin. Pagsisimula na naman ang gulo. Pero huwag mo sana ako itrato na kaaway. Siya, hindi kita ipapahamak. Doon magpapagaling tayong dalawa, magpapalakas tayo. Doon mayayakap na kita. Lumaban ka, anak ha. Magpapagaling tayo na sabay. Ina ka rin. Nakita ko ang mga anak mo. Paano mo nagawa sa akin yun? Sorry, Gia. Sorry. Kahit ilang oras ko lang naman inalagaan yung baby. Ang tagal din na dinala ko yun sa konsensya ko. Nung mga oras na yun, inisip ko lang naman kung ano yung makakatulong dun sa bata. Michael, kumusta ka na, anak? Natatawa po ako kapag tinatawag mo po akong anak. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto rin po. Kasi mukhang mabait ka pong mami. I miss you po. Nako, mas lalo na ako. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nakakausap kita ngayon. Pagbalik ko, sana may pasyal kita. Pagbalik po? Aalis ka po? Oo, Michael. Pupunta lang ako ng Singapore. Bibisitahin ko lang yung business ko dun. Ingat ka dun, Tita Pretty. Pagbalik mo po, ha? Pasyal-pasyal tayo. Oo naman. I love you, Michael. I love you too, Tita Pretty. Basta lagi mong tatandaan, ha? Ikaw ang pinaka-pinakamahal ko. Mwah-mwah! Ay, sandali. Kausapin mo si Mama kay mo. Sandali.
Hello, Michael. Hello po, Mama Kay. Mama Kay, Tita Pretty. Balik ko na po kay Daddy. Tinatawag po ako ng classmate ko. Okay, sige. Ay, parang may gusto sabihin si David. Hello? Gia. Oh, may biyahe ka pala? Oo, pupunta lang ako ng Singapore sandali. Pero babalik din ako kaagad. David, kayo na ko pa kasi iniisip kung paano ko makakausap si Michael. Maraming salamat dito, ah. Malaking bagay ito. Ano ka ba? No problem. Sige, mag-ingat ka. Salamat. Mauuna na kami. Oh, sige, ingat kayo, ha? Sige, ho. Salamat. Gia, are you staying sa Dragon Empire? I mean, di ba meron kang existing contract sa Brand Alliance with them? Yun ang iniisip ko ngayon, eh. Kung ano yung dapat kong gawin. Kapag umalis ka doon, hahanap ka na naman ng ibang trabaho. Mag-uumpisa ka ulit, Gia. Ganun ho siguro talaga, tita. Bahala na. Well, kung kailangan mo ng trabaho, I mean, don't get me wrong. Alam ko naman makakahanap ka ng trabaho kasi magaling ka. Pero kung ano man, we need someone like you in our team. David, I know you mean well, pero mas mabuting hindi. Mas mabuting sa iba na lang ako mag-apply. Gia, let's stop fighting. Sige, tutulungan ko kayo sa problema ninyo sa kumpanya. Pero gusto ko magkaayos tayong lahat. Pag-usapan natin ang lahat ng ito nang tahi-tahi lang. I-atras mo yung kasong sa korte, okay? Bang ibababayan, hindi rin naman ganun kalayo rin lipatan namin eh. May kasama na ho ba yung pahinante tsaka magbubuhat? Sagad na ba talaga? Babalikan ko na lang ho kayo. Hanggang bukas na lang po kasi yung palugit namin dito eh. Kailangan na rin ho namin umalis. Sige ho, salamat. Gia, kahapon ka pa humahanap ng discount, baka yan na talaga yung rate ng mga movers. Ma, baka naman makachempo ako ng mas mura. Alam mo na, tipid-tipid din. Ay, ako na. Ay, nabahala, kuya. Morning. Oh, David? Lipat bahay po. Baka may ready na kayo pa-move out. Nabanggit kasi sa akin ni Ma'am kagabi na kailangan daw ng lipat bahay. Eh, nagkataon, wala namang gagamit itong truck. So, ikaw na bahala. Sabihan mo na lang yung mga tao kung anong mga kailangan nilang gawin. O, bait yung mga yan. Maraming salamat, David, ah. Sige. Well, I have a meeting, so I gotta go. Salamat ulit. Malaking tulong to. Sige. Eh, nabahala, boss, ha? Gia, kakarating mo lang galing Singapore? Anong ginagawa mo dito? Patagal ka na dito sa labas? Mag-iisang oras na rin. Kapag pumasok, hinihintay ka ng mama mo. Nag-iipon lang ako. Nalakas ng loob. Ng pag-asa na maibibigay ko sa kanya. Nitong huli kasi, naubusan na rin kasi ako nun eh. Gia, tao ka lang. Normal lang nararamdaman mo. Kayaan mong pagdaanan mo lahat. Kailangan ko maging matatag. Kailangan buong loob ko. Wala na kasi ibang lalaban para kay mama kundi ako lang eh. Wala na si Papa. Si Mama naman. Hindi ko lang.